Maayong gabi, Uganda! Oh, baka hindi kayo sanay na nagmamaayong gabi tayo dahil minsan lang tayo ginagabi. Ayun, minsan sa isang linggo. Alright guys, so gusto ko lang kayong pakitaan ng ating typical na Saturday evening at saka Sunday kapag nandito ako sa MPG District kung nasaan ang aking tindahan na Chapakuku Enterprises Limited, a wholesale shop, ayun. So ngayong gabi, nakatira ako dito sa hotel. Malapit lang sa tindahan ko, mga isang minute lang na takbo. Pero since ayokong tumakbo, naglalakad ako at inaabot ako ng 5 minutes. Dahil nakikipagmarites pa ako sa daan. So ipapakita ko lang sa inyo itong hotel. Anong itsura ng hotel sa Uganda, lalo na sa probinsya. Ayun. Kayo na lang bahala mag-judge kung nakapasa ba o hindi nakapasa. Alright. So, mag-pretend tayo na galing tayo sa door. Ay. So, pagpasok natin, ang una natin makikita ay toilet. Meron namang shower, merong tubig. At saka, merong toilet. Malinis din. Simple lang. Basic lang, guys. Basic. And then, at the same time, merong basurahan. Para kapag marami kayong bit-bit na basura, pwede nyong itapon dyan. At social itong hotel na to dahil meron silang pa-electric pan. Ako, mahilig talaga ako sa electric pan, guys. Ito naman yung kama, malinis. Ayan. Nafe-feel ko talaga sa kamay ko na malinis ang unan, malinis ang kama. Amoy natin. Amoy unan. Pero amoy yung parang probinsya ang amoy. Alright. Tapos meron tayo ditong kumot na sobrang kapal. Alam nyo gano'ng kakapal guys, mga 24 inches ang kapal niya. Ayan. Bakit makapal ang habol dito? Dahil malamig dito sa Uganda, guys. So ngayon, nasa 20 degrees Celsius tayo. So sobrang lamig. Kaya ako laging naka-jacket. And then, dito sa Uganda, uso yung doble-doble yung kumot. So merong manipis na kumot, yung puti. And then merong kumot na ganito, yung merong decoration. Then merong kumot na mas makapal pa sa mukha ko. Ayan. Akala nyo wala nang mas kakapal sa mukha ko, meron yung kumot lang sa tindahan ko. And then meron silang pa-table para sa teacher. Alam yata nila na teacher ako guys kasi nilagyan nila ako ng table na merong drawer. Oh! Sorry, you're not supposed to see that. Hindi ko alam bakit meron ganyan dito. Anyway, meron din silang a letter for their guest. Check-out time is alas 9 ng umaga. Ayun. Tsaka, meron silang outlet. Actually, hindi ganito yung outlet ng Uganda, pero pinalitan nila. Kasi ito, at least, medyo universal siya. Pero ang ginagawa ko, nagdadala ako ng, ayun, ng, tawag niyan, extension wire. Lalo na sa akin, kasi marami akong chinacharge na mga batteries. So, ganyan lang kasimple, guys. At saka ito, i-flip natin. Siyempre, meron tayong mosquitero. Hindi nawawala yung mosquitero ng Uganda. Ang ganda, lakas maka-prinsesa! Ngayon, time check, alas 11 na ng gabi. Kakabalik ko lang galing sa tindahan. Gabing-gabi na kami natapos dahil kailangan pa nilang mag-calculate ng benta na siguradong walang nawawala at saka ipasok yung mga stocks natin galing sa truck pabalik sa loob ng tindahan. Dahil normally, Sunday, close yung Chapakuku para nakakapagpahinga ang all. Ayun. Pero ngayon, kailangan ko muna mag-stay dito dahil bukas Sunday, kailangan naming mag-meeting dahil marami akong napapansin. So, kailangan natin mag-call ng meeting at pag-usapan. Ayun. Anyway guys, yun lang para ngayong gabi. Ang dinner ko, naubusan ako ng pagkain. So, nag-order na lang ako ng 2 pirasong itlog at saka isang basong juice para feeling healthy tayo. Yahoo! Pero anyway, pagkatapos ng kain, ako'y magpapahinga lang. And then, bukas ng umaga, magsisimula ang aking araw. Samahan nyo ako bukas Linggo, April 2, 2023 dito sa Uganda. Ayan, at syempre, huwag nyo akong iwan. Stick with me. If you wanna see more of this episode, keep on watching!
Alright guys, maayong buntag, time check, alas 10 ng umaga dito sa Uganda. At bagong gising lang ang lolang tindera ninyo dahil ako ay hindi makatulog kagabi. At ha, ngayon, ang gagawin ko unang-una ngayong linggo ay magmumukbang ano muna kami ni Joseph. Magmumukbang video showing breakfast ng Uganda. Naku, kaya please abangan nyo at panoorin nyo at supportahan nyo yung mga simpleng lamon namin ni Joseph, yung aking assistant. Ayan. At guys, tingnan nyo, nagbe-breakout ako ng bongga. Hindi ko alam bakit. Binasa ko naman, sabi hormonal change daw or stress. So, either of the two, I don't really care. Ang importante, healthy tayo and we still get a chance to enjoy the sunshine. Ayun. Kasi andyan ang sun, guys. Ang ganda ng sky dito sa Uganda. So, nakikita nyo, nagbe-breakout nga ako. Ayan. Malalaki yung breakouts ko. I don't know why. I have not been breaking out like this for a long, long time. Pero, nagsastart na naman sila. So, I'm thinking of visiting a dermatologist dito sa Uganda. Never ko pang na-try mag-visit ng dermatologist dito. Sana makahanap tayo ng magaling. And, yeah, I think kailangan ko siyang lagyan ng gamot or something. Kasi ito yung klase na malaki at saka masakit. As you can see, namumula. So, magmumukbang muna kami ni Joseph, guys. And then, pagkatapos ng mukbang, we shall see what's gonna happen for this day. Ayan. Kaya if you wanna see more about sa weekend ko dito sa tindahan ko sa Chapakuku, stick with me and keep on watching. But am I hungry right now? My turn. What if it's... The good thing with fruits, you can eat many and you don't even feel full. Yeah. It's not heavy. But it gives you the sugar you need for the day. Sinzira akatale nga bwekalire bwekabadde leero. Let us change if we are to bring it. Alright guys, natapos din tayo ngayong araw. Ayan, very productive. Pagkatapos nating nagkaroon ng mukbang episode with Joseph, kami naman ay nag-meeting ng aming mga tindero at tindera sa Chapakuku. At syempre, sobrang productive. Ayun. So ngayon, natapos na tayo. Nag-impake na ako ng gamit ko. Time to go back to Kampala. Let's go. 2 hours travel pauwi ng bahay. Nag-aantay yung mga kids. A few moments later... Nakasimbule kamengo. Sende nyina zijja Kampala ku chuma abantu bangambye tebalinawo sente. Naye amalirize tujazimuwa. Tujazimuteerako. Makukumpleto ang ating biyahe pa uwi ng Kampala kung wala tayong hab-hab episode. So ngayon, ito ang binili namin na street food. Ito ay local na manok at sinugba na merong sili. So sobrang sarap. Nakikita ninyo, wow, kalami. Kalami and Joseph is there also eating his inkoko. Yun ang tawag namin dito sa Uganda, guys. Inkoko.
Yun ang magandang kasama magbiyahe yung asawa ko kasi alam niya saan kukuha ng mga masasarap na mga stopover food, yung mga to the go, to the left, to the right, to the 360 degrees na kain. Ayun. Because Mzungu is buying, he brought all of them. They are not here. Okay guys, dumating na ako dito sa ating bahay at nakikita nyo, nandito ako sa labas ng pintuan at nandyan ang mga gamit ko. Ayan, nakatambak. So, ang nangyari, nakalimutan ko na ang mga bata ay sinamahan ni Auntie Christine para sa kanilang football training. So, ngayon, para akong lumayas na nagbago ang isip dahil wala pala akong dalang pera. Kita nyo naman guys, tambak yung gamit ko sa labas ng pito. Anyway, pagod ako, naiihi ako, natatai ako and all. Gusto kong freedom sa loob ng bahay ko pero hindi ko mapasok dahil wala akong susing dala. Alright, so anyway guys, ngayon ay naging productive tayo. Sobrang nagustuhan ko ang mga nangyari ngayong araw. At syempre, busog ang lola ninyo. Alam nyo naman, pagkain na yung nagpapasaya sa sikmura ko. At marami ako natutunan. Nag-grow naman ako as a person by listening and talking sa ating mga kasamahan sa tindahan. So, nagkaroon ng part na nakikinig kami sa kanila. Merong part na sila naman yung makikinig sa amin. Ganun. Para ano lang. Para teamwork. Ayun. Sobrang daming na napag-usapan during Chapakuku meeting. So, actually guys, kahit pagod ako, ang nasa isip ko ngayon ay mag-edit ng ating mga kwento-kwento. Gusto kong magluto ng maha blanca. Kahit pagod ako kasi yun ang iniisip ng utak ko. Bumili ako ng ingredients last week at gusto kong lutuin. And then other than that, gusto kong mag-bake ng carrot cake or carrot muffins. Para naman ano, para naman wala lang. Para naman meron kaming cake dito sa bahay. Kasi ang mahal ng cake sa labas. At syempre, at least dito sa bahay, sigurado ako na tama yung asukal na nilalagay ko. Hindi sumusobra. At saka, mas mura kapag ka-home. Alright guys, yun lang tayo sa araw na to. Nasamahan niyo ako simula kagabi sa ating hotel na simple lang hanggang ngayong Sunday na nakaabot na ako dito ng bahay, syempre. Maraming salamat once again. Sana hindi kayo magsawa sa panonood sa aking mga kwento-kwento sa buhay ko bilang inyong Pilipina representative dito sa kontinente ng Africa, bansa ng Uganda. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe at i-press ang bell button. Tara, sabay-sabay tayong maging masaya, sabay-sabay tayong tumawa, sabay-sabay tayong matuto, at sabay-sabay tayong ma-inspire. At syempre, huwag na huwag niyong kalimutan, pag napagod, magpahinga, huwag susuko. See you on the next episode. Ah! Oh! Banana? Oo! Banana. Op. Oh, oh, oh. Op. Op. Oh no. Oh, oh. Oh, oh. Come, give mama a hug. Come. Someone is very stubborn. Uh-huh. Skip the things that are not complete, huh? Hmm? You are very stubborn. Continue, continue. You can do that. One time smile after that.
Okay guys, ako ay nag-download ng ating video para ready na ma-upload. Busy-busy ang bahay at si Mr. Yigay nagpapahinga na pagod sa pagmamaneho. So ang gagawin namin, si Auntie nagluluto ng pritong tilapia. Ayan. Pritong tilapia. Auntie, say hi. 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 And then ngayon ako ay mag-bake ng... So bago ako gagawa ng mahablangka, mag-bake muna ako ng carrot cake para sa mga bata. Then bibilan ko sila ng cream cheese para pwede nilang lagyan yung kanilang carrot cake. So kita nyo naman guys, inaantok ang mata ng lola ninyo. Pero I cannot sleep without baking. Kasi baking for me is very therapeutic. Ito yung aking relaxing moment kahit pagod ako. And the kids are making noise, but they are kids. At syempre, nandyan si Boss Chico. Say hi. Okay, say bye-bye. Say appear to them. Appear. Appear, appear. Appear. Oh! Alright, mommy will make cake. You go. Gagawa ako ng cake. Doon ka muna sa labas. Go. Sing for them, Incy Wincy. Go. Incy Wincy spider climbing up the spout. Come on. Down came the rain. Hey, he left me even. Good boy. He's so cute. Are you auntie's knock-knock? Yeah, that's what it's called. But auntie, this knock-knock of yours is very stubborn. Say bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Continue. Ali is curious. He wants to do it too. Where is it going? But make sure you clean your hands, Ali. That one mommy will use for the cake you're going to eat. Okay guys, hindi pa talaga ako na kontento. Ayan, at nagpa-tulong tayo kay Kuya Nasri. Maraming salamat, Kuya Nasri. Ayan, mga taga-kain yung mga nakaupo dyan. Ayan, oh. Yan si Chico. Mga taga-kain lang yan guys. Si Kuya Nasri ang grate ng ating carrots para sa ating carrot cake. At ngayon, gagawin natin special yung ating carrot cake. Lalagyan natin ng frosting. So, bumili ako ng unsalted butter. Tumakbo pa ako sa malapit na grocery guys kasi hindi ako mapakali. Ayan, bumili ako ng cream cheese. Bumili din ako ng butter. Bumili ako ng icing sugar. At saka, yung last natin na ingredient ay ang almonds. So, ipapound ko tong almond para medyo pino siya. And then, ibubudbud natin sa taas ng cake. Para naman masarap ang every bite, ang every slice ay worth it. Ayun. Again, ang mga itsura ng kakain. Ayan. Yan, oh. Mga prime minister ng bahay. Oh, ayan pa, isa pa. Oh, 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 oh. Yan, na. Chico likes it. What the hell? Give me my phone. After dinner. Mom. No, I'm not getting it. Yeah, of course not. Will you come and try this? Come on. Like ice cream.